I just sent an email regarding to advertise notice inviting bids. Yeah, so I'm just gonna get in touch with you about the cover page for this Nevada budget project. What's up, mananap? Musta na, guys? Guys, alam mo pinaka-kinakainisan ko. O, yun. Alam mo pinaka-kinaisan ko? Yung kakakar wash mula ng sasakyan, wala pang 1 week, marumi na agad? Samo kayo, guys! Gatoy. Ay, yung talagang buhay. Hindi tayo pwede dahil una pa lang. Time check, 6:33, pauwi tayo ng bahay. Mag-aaral ulit. Ano nangyari kanina sa opisina? So, sobrang busy ako kanina. Kasi meron akong i-advertise na project. Actually, yung project na yun, hindi ko yung project. Inutos lang sa akin. Kasi mga tamad yung mga katrabaho ko, joke. Ewan ko. Siguro ganun talaga ugali natin yung mga Pilipino, no? Yung pag may inuto sa atin, sige, tara! Siguro dapat minsan, dapat mag-learn ka to say no. Kasi, madalas, minsan, iano ka na, take advantage ka na ng mga employer mo. Kasi alam nilang alam mo, alam nilang kaya mo, so ikaw nalang gumawa. Diba? Diba? Okay, let's go home. I'm hungry. Wow! Ano yan? Jajangmyeon. Jajangmyeon? So dito meron tayong eye sensor na para pag gusto mong pumasok, anuin mo lang yung matabot. So ganito ka. Titititit! Tapos so, pasok ka na. Pero sa utak ko lang yun. Totoo, doorbell lang to. Diba? Doorbell lang yan. Uy! Bag pala tayo pumasok, guys. Nakita niyo yung finish nung exterior ng bahay. Ang tawag sa finish na to, zoom mo ng konti, cameraman. Nakita mo yan? Stucco finish. So itong stucco na to is made up of aggregates, binder, at water. So pag in-install mo yun siya, para lang siyang semento, basa yun siyang lalagay mo dyan hanggang matuyo siya. Ang disadvantage na itong stucco finish is brittle siya. So in the long run, brittle siya. Tara, pasok tayo. Yan. Pasok tayo, close natin kay Bak. Lumabas yung aso. Mukha niya, mukha. Tara, tara. So guys, ito yung foyer. So yung foyer, yung parang entrance ng bahay. Yung nagkoconnecta sa bahay sa mga iba't ibang parte pa ng bahay. So after itong foyer, so ito yung unang door. So pagpasok mo dito, ito yung parang guest room. Guest room? Lounge area. Lounge area. Ano to, hotel? Yeah, wala lang. Kung wala, may bisita ka, dito ka mag-tambay or anything, I don't know. Okay, so may right side, left side, sa right side muna tayo. So pagdating mo dito, pasok, yan. So wide space area. Nandito, ito sa dining area. Makalat. Tama ka, makalat. So sa bahay na to, kinukonsider talaga nila natural light. So as much as possible, may mga malalaking bintana tayo. Kita nyo yan, bintana. So kahit na wala kang ilaw dito, maliwanag pa rin kayo, di ba? So yan, nagkainan kami kagabi, may lechon, may langaw pa. So now, sa sala na tayo. So kung makita nyo ito, so ang tawag dito ay mga
synthetic wood. So guys, punta na tayo ngayon sa kusina slash kusina area. So ito, makikita niyo mga granite countertop. Typically kasi itong mga bato na to is, ang precision niya is 1/16 inch. So ganun ka-precise itong mga measurements nito para pag-install mo, na-install na siya agad. Kung makita niyo naman sa taas, yan, meron tayong natural light galing sa langit. May ka dito. Ito, ref. Uy! So sa ref, may kinilaw, may ano ba to, kaldereta, may kimchi, may ito, laundry. Wala lang rin yan. Then ito is papunta sa garage. So yan ang garage. Garaki. Yan. Open sasami. So yan, pas kayo sa loob guys, kay init. Okay. Dito naman tayo sa left side ng ating bahay. So guys, dito na tayo sa ating first bedroom. So naka-centralize yung ating bahay. So meron tayong cooling system dito. Hindi ko rin ginagalaw kasi hindi ako techy na tao. So huwag natin galawin yun. Ayo! Umilamaw! Ayan, andito mga pinsan ko. Hi! Asa? Si Ate Dale, si Dayan. Comment down below kung gusto makita number. Okay, let's go. Nararamdaman nyo bang init, guys? So ngayon, dito tayo sa covered patio. Ayan, may bisita ka, kain kayo dito. Ayan. So, paglinis ng pool, tiglinisin natin ang pool. Wala namang dumi. Oh! It's 40 degrees Celsius, guys! Oh my God! Mainit, guys. Mainit, mainit. So to, pool area tayo. Ganito, may jacuzzi area. Ito may tayong. And ito ay mga perimeter fence. Typically guys, pag may mga perimeter fence ka na mga hollow block, naglalagay ka ng mga expansion joints. So every 10 feet, dapat meron kang expansion joint para kung sakali mang mag-move yung concrete, at least may space siya ba para hindi siya masira or something. So dito, wala tayong nakikita expansion joints, pero dapat expansion joints may nakastraight na ganyan. Di ba may dalawang klase ring pagsasalansan, pag i-install ng mga hollow blocks, may running band, tsaka ano yung isa? Ano yung isa ba yun? Nakalimutan ko. Okay, so ito naman tayo sa pool area. Kanina nag-pool kami, and kagabi. And mamaya, so, yung mga clips. May clips ka? Kumari. May grilling area. Kumari dito, mga bartending ka. Wow, expert! So yan, palabas na tayo. And we're back from the entrance. And welcome back! What's up guys? Dito po tayo. So nakikita lang kami dito for this long weekend. Dahil birthday nga rin ng ginsan at ng kapatid ko. Hopefully in the future, magkaroon na tayo ng ganitong bahay. Magkakaroon na tayo ng ating sariling house tour. Alright guys, thank you very much for watching and see you in the next video. Bye!